Good morning! Ate po, kung nabenta ko nga ba yung aking harvest last time, ngayon po ay pakyaw na yung isang buyer. Ate po, nabenta ko nga ba? Nabenta ko nga ba, diba? Sige po. Oto. Oh, guys, eto na po yung aming naani. So, kami na po ay magre-repack dito po sa may tutok na ito at dadalhin na namin siya sa aming buyer. So, tada guys, kayo po ay magre-repack. Time lapse. Hello guys! Tomorrow is harvest time. So, ito po ay maha-harvest bukas. So, watch out guys. Meron na naman tayong panibagong kita sa pangatlong harvest ko. Ayan guys, oh. Ayan. Malulusog dahil po naabutan ng magandang araw. So, ito. Binong so na maha-harvest. Ito po. Pero, the good news is, thank you po sa Mama Makyaw. Meron po akong at a glance na Mama Makyaw sa aking pecha ay sa aking lettuce. So, there you go, guys. Ha-harvest ko po sila bukas. Ayan. Ayan. Harvesting bukas. Diba po? Ayan guys. Ang ganda. Ayan. Kagagaling ko lang ng office. In a minute, meron akong isang buyer na siya po ay sobrang from the start. Siya na po yung bumibili ng aking microgreens at lettuces. So guys, salamat po. Shout out po kay Sir James ng Angadanan. Siya po yung kukuha ng aking lettuce. Itong first row na to. Ito po yan. Ito po yung kukunin niya. Guys, ang ganda ng kulay niya, oh. Oh, yan. Good morning, guys. Good morning. Good morning. Pagigising ko lang. Nagkakape ako. Pero today's video is ipapakita ko yung challenge sa sarili ko kung paano ko po kung ilang oras o minutes ko siya ibenta. Ang gusto kong sana is magiging 1 minute or seconds is mabenta ko itong 500 heads ng lettuce. So, ito po guys. Namaya ipapakita ko kung paano ko po siya ibenta or ibenta ng saglit lang. Kumbaga challenge sa akin na in 1 minute, papakyawin ko itong 500 heads na lettuce. Tara guys, mag-harvest po ako para po ibenta sa isang supplier na hindi naman po ako nag-offer, pero gusto po niyang bilhin lahat. So guys, take ng mag-subscribe ka sa aking channel and kung baguhan ka, turn on yung notification bell and bye! So, start na po tayong mag-harvest para mamaya po as madi-deliver na po siya. Kasi about to harvest na po talaga siya, guys. Ngayon po. This is my third batch of harvesting. So, guys, buwan-buwan po, diba, napapansin yung nag-aani ako. Ganun po ang hydroponics. Mabilis po ang yield niya. Like sa lupa, is it takes 2 to 3 months bago po siya maayon. Pero dito, sa hydroponics, mabilis po siyang anahin. Abangan po natin guys, pagkatapos po dito, ayun, ipapakita ko kung paano po siya mabenta ng mabilisan. So, time lapse na natin.
iba yung ano niya. Yung ang ganda, oh, di ba? Ate, ah. Ate, ang ganda. Kasi yung talagang magandang ano niya, yield niya. Kasi, tinan mo guys, hindi ito leggy na tinatawag. Hanggang din sa baba, may mga legs, may mga leaves siya. Kaya itong maganda. Ang kagandahan talaga po kasi ng ganitong ano is, sapat po siya sa sunlight. Kaya guys, kapag mag-hydroponics ka, dapat situit na sa ano din siya ng sun para po maganda yung ani. At nakikita po natin ang roots. Puti po siya. Ibig sabihin, maganda po yung kanyang pagka laki. Yun po yung nakikita natin. Kapag po yan brown or black, ibig sabihin, root rotten po yan. Kaya hindi maganda yung pagka-absorb niya ng minerals or kaya may mga dahilan kung bakit po siya nagkaroon ng ganun. Nagka-fungi, ganun. So, magkakaroon din po ako ng vlog kung ano yung mga common mistake, yung mga bawal na gagawin para mayroon din po kayong idea, guys. Guys, oh, ipibenta ko po siya. Challenge ko po kung kukunin ko ito lahat, mga 500 heads, itong rose na ito. Ayan po guys, ang ganda. Nakakatuwa po, nakaka-relax. Lagi ko pong sinasabi na kapag may itinanim ay aanin. Tingnan po natin kung ilang balot ang magiging kalabasan ng 500 heads. And guys, oh, di ba po? You can turn your phone while ayan na. Ate, yan may kanin pa kayo. Hindi na baba yung kanin namin. Doon sa bahay. Doon sa bahay na lang. Lola yun, tapakan na ni Lola. Kina? Kanina pa. Go. Harvesting time live! Ito po ang challenge natin na ibebenta sa isang tao lang in just 1 minute. Tingnan po natin kung kukunin niya po lahat. Pakyaw po yan in one load. Ito po mga 500 letos. Is isa lang po yung bibili. Happy harvesting! Live po tayo. Harvest, harvest again. Kalab na ganito, ta? Ta, nakalay. Ayan ko, guys. Yan. Ganyan po, kaganda. Ayan ko, live. Good morning, rainy days. Harvest, 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 harvest time. Sa taas po ako, guys, kasi nga, maliit po ako. May tatlong viewers ka na. May tatlo. Apat. Ne? Dito, dito. Dito sa fighter yan. Yay! Lima. Guys, magaganda po siya. Super crunchy. Safe, wala pong pesticides, walang may spray, only the... Okay na. Bye! Salamat guys!
Yay! This is Estrosa. Estrosa. Lettuce. Oh, thank you. Singit ko lang, guys. Mamaya papasok na po ako. Ito rin tinatawag na lady, guys. Ito, mapahaba na yung tangkay. Ito is, makikita mo yung hanyang difference. Lahat hanggang sa baba ay may leaves. Ito po, kumaba po siya. Ito po yung lady. Ito po yung tamang laki at very healthy. Very healthy naman yung roots nila. Tapos ko na po siya i-harvest. So, ilan pong bed yan. So, ngayon, ang gagawin namin is ibabalot na po siya namin para po ma-deliver na po namin sa doon sa nag-order ko. Kaya in 1 minute, so ibabenta po namin siya all the way to ang adagay. So, salamat, guys!
Ha. Ata. Guys, ito na po yung aming naani. So, kami na po ay magre-repack dito po sa may support na ito at dadalhin na namin ko sa aming buyer. So, tara guys, kayo po ay magre-repack. Time lock.
Manila, Barceletos. Ayan na po yung aming mga narapat. So, magbibilang po tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 po na ballot yan. Ito po ay i-deliver namin sa hangadanan po. So, guys, ganito po lang kabilis magbenta ng lettuce. Salamat guys!
ating na kami. Ito na. Saan na si Kuya Chan? Ayan na po, delivery, delivery. Nakarating na kami for deliver na po. Ayan. Good morning.
good morning, good morning, good morning, Kaletis, good morning. Given an update kung nabenta ko po ba yung aking hinarvest last February 3. Ito po yung kwento kung paano ko po siya nabenta. Diba nasabi ko po na isang buyer ang kukuha ng aking isang row, like doon sa kabila. So, ang nangyari po dun guys is, isa po to sa pwedeng i-consider sa pagbebenta or sa new market, yung isang hindi po siya 100% na yun ay tama o kumbaga kasi it's my fault dahil ang kuya ko siya din yung nagiging ahente doon sa pag tawag dito pagkikipag-deal kung paano po siya kukuha nung supply, nung buyer. Ang nangyari po guys is hindi po nakuha. Diba? Ay, sad. Diba? Sad po talaga. Hindi ko inaasahan yun na yun ay hindi makukuha ng isang buyer lang. So, all the way to Angadanan is disgusting kasi nga gumastos ako ng aking gas, nung syempre yung oras ko, syempre nasa office ako doon, kaso hindi po kinuha ng supplier, ng buyer. So, ang ginawa ko, kahit hindi po siya kumuha, ito po guys yung dapat na attitude ng isang businessman or attitude ng isang magtitinda. Kahit hindi po kinuha ng isang buyer, meron at meron ka pa din option. So, buti na lang guys, hindi naman ako nawalan ng pag-asa. At that moment, buong maghapon na benta ko din po yung 40 na balot, which is costing of 4,800. Not bad guys, kasi kung 4,800 yung isang rose, 4,800 din po ito if ever. And then 4,800 din po yun. So diba, nagko-cost po siya ng more than halos mag-15,000. So dapat guys, ito talagang aking tawag nito, ini-improve pa. So, kahit hindi niya kinuha, nagiging positive pa rin ako. So, di ba ibig sabihin, positive thinker lang dapat ang seller. So, ginawa ko, syempre tinawagan ko lahat yung mga dati kong buyer, guys. So, sila yung talagang alagahan ko kasi sila yung bumibili talaga na regular sa akin. Kaya that time, buti na lang kamo is, yung 40 na balot na yun is may kumuha ng tag-apat, kumuha ng tag-dalawa, tatlo, tapos tawag na sila sa akin. So, at the glance guys, kahit hindi niya kinuha or a challenge sa akin, okay lang po yun. Yun po dapat ang attitude ng nagbebenta. Hindi ka nawala ng pag-asa na hindi mo nabenta. Although, inuwi po talaga namin siya. Hindi ko lang na-picturean. Although, sad ako. Pero, tama lang po yun. Siguro, part po yan ng pagiging pag-grow ng aking lettuce farm. So, hindi po ako nawala ng pag-asa. Binenta ko pa rin at tag-isa or retail po yun. Hindi po siya wholesale na nabenta. So, okay lang naman po. Pasalamat pa din po ako. And that's my journey na yun yung po yung experience ko na hindi lahat ng nakikita mo is yun na siya. Kasi there always a change. Changes talaga ang sobrang kalaban po. Kaya palitan mo lang yung attitude mo na magiging mega ka. Dapat positive. Always positive. Dito sa aking farm is ang dami ko na po talagang failure. Ang dami ko ng trials. Ang dami ko ng gastos. Pero in due time, yung aking return of investment dito, which is costing po yan ng kahit nagahalaga na po talaga siya ng 200,000 guys. So in due time, in 1 year, kung 15,000 na dire-diretso yan yung pagbebentahan ko is not bad. Kaya the next 2 years, sa akin na po yung buo. Kaya ganun. Pero syempre, always changes nga po. May pagbabago. Kung hindi okay, kailangan mong palitan, kailangan mong i-try para mas tingnan natin kung saan mas ma-yield, saan mas maganda yung crops, kung anong araw yung mas maganda yung crops niya,
kung sa maaraw ba o kung yung sa mali, yung masyadong malilim na hindi lalabas si araw, si sunshine. So, guys, maraming kinoconsider sa pagpa-farm. So, kailangan lang talaga be patient, consistent, yung tapang ng yung loob para lahat ng yun is magagawa mo. Kaya yun po yung, ito po yung aking pinili na divert ng aking pagiging tax practitioner. Kasi maiba yung aking ginagawa doon sa, dito sa aking farm. Doon sa tax practitioner, syempre guys, nagko-complete po ako. Sobrang figures lamang po ang mga papel, calculator, computer, callings lang pag ng mga taxpayers, lahat ng clients. So doon po na nag-sum up ako na magbabago din ang environment ng aking mind para din. So ito po yung nag-sum up. Kaya ang kailangan lamang po talaga is tiyaga. Although kahit pagod ka, pero pag nakikita mo kaganda ng green, ang greenies, hindi po siya, wala po siyang sagat na kahit anong insect. Kaya mo siyang i-proud na ito ay talagang walang gamot. Kumbaga, healthy po siya, kainin. Hindi mo na kailangan ng ozonizer. Hindi mo na kailangan na ibabad sa asin para mawala yung mga na-spray na gamot. Wala na po dun, guys. So, thankful ako sa mga buyers ko, sa regular buyers ko, sa mga bibili pa, sa mga nag-order. Thankful po ako. And hopefully, guys, ma-improve po pa po. And mag-expand po ako by this year. Pero try ko pong magiging native na hindi po ako gagamit ng mga pipes. I-try ko naman yung kinagalian ng primitive dati. Itatry kong ipapakita, guys. And then, salamat din po sa subscribers ko sa aking YouTube, Rachel on TV. Good news, guys. Nakamit ko na yung 1,000 subscribers. And ang aking pinapriority na lang ngayon is yung aking watch hour. So, sana manood kayo sa aking mga tutorials, sa aking pag-share ng aking journey sa aking farm. Mag-click din kayo sa button ko para ma-notify kayo sa lahat ng aking videos. Salamat guys at sana supportahan nyo ang Rachel's on TV channel YouTube. Salamat! Bye!